Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today guys, ang gagawin natin ngayon ay paano maglagay ng thumbnail sa YouTube. So karamihan kasi guys sa nagre-request sa akin, nagko-comment sa akin kung paano maggawa ng YouTube thumbnail sa YouTube. So guys, by the way, kung kayo ay bago lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan i-like, share, comment, subscribe, at click the notification bell para mas update kayo sa mga video kong darating. Please watch this. So ayan guys, ipakita ko na sa inyo. Nandito na tayo sa home screen ng cellphone nyo o cellphone ko. Una guys, punta tayo sa Play Store. Then, search nyo. Ang unang gawin nyo, i-search nyo ay kung anong aling apps background. Background eraser. Yan, background eraser. Eraser. Yan guys. So yan guys. It means guys, naka-ano na ako dito, naka-download na ako ng apps nito. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung ano niya. Handy Closet etc. INC contents ads. Yun yung ano, hanapin nyo guys. Kasi marami pag search nyo, marami kasing lalabas na background eraser. Ang mahalaga, ang importante talaga, itong Handy Closet. Ano, makikita nyo naman yan guys. Background eraser, Handy Closet, INC dot contents ads. Sabay open yun guys. So yan guys, then i-click nyo yung load apaw 2, click nyo. Ayan guys, kung nasaan yung ano nyo, yung picture nyo, nung gusto nyo i-thumbnail, ayan, example to, pakita ko sa inyo, itong ML, punta ako sa ano, sa pictures, kung saan ko naisip yung ako na i-save yung ano, picture na yun. Okay. Album. Then punta ka sa other albums. Punta ka sa eraser. Ito yung mga halimbawa na mga example ko guys na ginamit ako ng thumbnail para mag-ano mo siya. Diyan siya naka-save. Ayan. Puta ka sa photos. Yan, dito na tayo guys ha. Example lang to guys ha. Aba, ito. Ayan. Then, i-click yung done sa taas. Ayan. Tapos, kung gusto ninyong mabili isang eraser, ito yung guys. Example yan guys, yan. Kung anong parte yung buburahin nyo, basta mabura siya. Pwede namang hindi gaano mabura. At least kung ano. Then
ginamit ako ng auto, yung may star sa baba para mabilis siya magano, mabura. Ayan guys. Ayan. Yun ang bahala kung anong gusto mo na ano. Basta kailangan hindi siya matamaan yung ano mo. Ayan. Lalakayan natin. Punta natin sa 25 manual size. O gawin natin 34. Parang burang-bura talaga. Ayan. Dito sa gilid. Basta yan guys, ano, example lang to. Basta kung anong gusto niyo na ano, kung talagang i-DDA niyo ng pagbura. Ayan. Bitin natin. Yan guys, so okay na yan, ganyan. Tapos i-dan nyo sa taas, sa may kanan. Yan, pwede sya yan na yan, oh, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ano, mas maganda gamit ko 5 na lang para maganda yung ano nya, eraser nya. Tapos i-save nyo guys. Yan, loading pa. Yan, tapos na. Tapos i-finish nyo sa taas, may kanan. Tapos pag naka-wifi kayo or naka-data, antayin nyo na lang yung advisor matapos, yung ads niya. Advertiser. Tapos X nyo. Ayan guys. Then, back nyo. So punta tayo sa ulit sa ano, sa App Store. Kaya siguraduhin guys na ano kayo nito ay naka background apps kayo. Then, pwede kayong ano din na pumili ng background dun sa Google. So Play Store tayo ulit. Search natin Pixel. Pixel Lab, ayan. So ayan guys, Pixel Lab takes on pictures. Then apps holdings, yung sa may baba na pangalan niya. Yun yung piliin niyo na apps guys. Kung na yung ibang ano, kalagay na. Basta itong importante yung apps holdings. Pixel Lab takes on pictures. Apps all holdings. Ito pa i-open niya guys. Ayan, nandito na tayo guys. Sa ano niya, pinaka main niya na ano, sa Pixel Arts. So punta kayo doon dito sa may tatlong dot sa may taas. Yung size niya, image size. Then sa custom. Tapos mayroon dito nakalagay custom square, profile picture square, YouTube channel banner, YouTube thumbnail,
Facebook cover art, Google Plus cover photo, Twitter header size. So pipili natin guys kasi thumbnail yung ano na topic natin ngayon. So YouTube thumbnail tayo. Ayan. Di siya magkakalayo sa ano 1280 with height 720. Aspect ratio 16 by 9. Okay? And guys, ito yung size na okay, halimbawa sa thumbnail. So, punta ka dun sa ano mo, punta ka dun sa file mo kung saan from gallery, click natin 'to. Yan. So, example itong ang wallpaper screenshot ko na dinownload ko sa Google. Itong build gameplay Jawhead. Ayan, tapos check nyo guys. Ayan. Tapos sa gilid, i-ano nyo, i-scroll nyo. Ayan guys, scroll nyo guys. Hanggang dito sa may dulo. Ayan. Tapos baba, scroll nyo din. Pababa. Ayan guys, okay na. Then, para hindi siya magalaw guys, minsan kasi nagagalaw to eh, ganyan o. Pwede kayong pumunta rin dito sa layer, lawyer yata pangalan nito. Ayan, tapos may nakalagay na lock. Tapos pilitin nyo ulit, back. Ayan guys, hindi na siya ano, nagalaw. Ayan. Tapos yung plus, from gallery. Yung kanina guys, yung ginawa nyo kanina, yung background eraser. Ito yung ginawa natin kanina guys. Example lang to. Tapos check, okay. Ayan. Tapos pwede yung litan or lalakihin. Hahabain, ganyan. Ayan. Yung may size naman ganyan, ganyan. So ang gusto ko, ganyan lang. Ayan. Tapos i-scroll ko pa slide. Side. Tapos punta ulit ako doon sa lawyer. I-lock ko para hindi magalaw. Spot. Yan guys. Yan, tapos lagay natin ng text plus again. Text. Tapos double tap sa may new text. So kaya na maglagay dito kung anong gusto nyong title. Example, ilalagyan ko pasaway na Jawhead. Ayan guys, pasaway na Jawhead. Okay. Ayan guys, nakalagay na pasaway na Jawhead. Kung gusto niyo maging ano yung text nyo, maging 3D, punta kasi yung baba, makikita nyo yung A, yung malaking A. Sanapin nyo yung ano nyo, size text. Ayan, 40, pwede siyang lakihin. Ayan, ito yung nagusto ko eh. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo na ano. Then check, then punta ulit tayo dito sa may ano, dito pa rin na ano. Basta kayo nang bahala guys, sa akin lang to kung gusto nyo gayahin to. Punta ako dito sa stroke, enable ko. Ayan, makita nyo guys, may iba, parang ano siya sa pasaway na Jawhead na sa mga letra niya may parang black siya, makikita. Tapos check nyo, tapos punta tayo sa shadow, enable natin. Kaya magbahala kung anong gusto yung kulay shadow niya. Gusto ko yung pula para stick. Check nyo, tapos inner shadow, enable again. Tapos parang gusto ko yung white na lang. White. Kaya bahala kung anong gusto na rin. Emboss, enable. Ayan, check. Tapos 3D text, enable ko. Ayan guys, may mga ganyan sa kung anong gusto nyo. Pero mas gusto ko ay perspective, para ano siya, 3D siya. Tapos check nyo,
Tapos, third siya, 3D shadow. Yan, enable. Kung anong gusto nyong, anong guys, may ano niya. Sa akin, itong puti. Tapos, punta kayo dito ulit, guys, para hindi siya magalaw. Reposition nyo. Punta kayo sa taas, sa may baba ng tatlong dot. Lawyer yata ang tawag nito eh. Ayan, lock. Ayan guys, okay na yan. Thumbnail na yan. Ayan guys, thumbnail na. Yan lang kadali guys, simple lang. Basta meron ka ng apps na tinuro ko sa inyo, yung pinakita ko sa inyo. Yung background eraser. At saka PixelLab texture. Pictures. Tapos, yan guys, tapos back nyo. Ah, wait lang. Tapos, punta kayo dito sa may ano, sa tabi ng plus, sa taas. Save as image. Tapos, wala ka na mabaguhin dyan. Save to gallery. So, that's all guys. Yun na lang guys. Simple lang, madali lang. Kita natin yung ano, yung advertising. X natin. Tapos, punta tayo sa ano guys. Sa may, ano. Album. Or saan yung nakalagay? Photos ba? Or albums? Tapos, hanapin natin yung ginawa natin kanina guys. PixelLab. Yan, tapos na. Ayan guys, yan lang kadali guys. Sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube. Ito lang, simple lang guys. Yan lang gawin nyo, panoorin nyo na lang ano, ng slow motion. So guys, sana may natutunan kayo guys sa paggawa ng thumbnail. So guys, next natin gawin kung paano natin nagawa natin yung kanina, yung thumbnail sa YouTube. Ang next natin gawin kung paano natin i-upload yung ginawa nating thumbnail kanina. So watch this. So guys, punta tayo sa YT Studio. Kailangan importante guys, kung wala ko yung apps nito, hindi siya malagay ng thumbnail sa YouTube. Kailangan mag-download kayo o ano, i-install nyo ng YT Studio. Tapos sa taas guys, meron siyang tatlong ano, equal. Click natin. Click mo yung videos. Ayan. Tapos kung alin dyan guys ang ilalagay nyo, nalagyan nyo ng thumbnail. Halimbawa ito, tuloy ang kwentuhan. Tap ko yan. Tapos sa taas makikita nyo may parang lapis dito. I-click nyo yan. Tapos sa gilid may lapis din sa gilid, sa may kaliwa. Tapos sa baba guys, makita nyo yung custom thumbnail plus. Yan. Hanapin natin yung ginawa natin kanina ng thumbnail pasaway na Joehead. Ito yon. Yan. Yan guys. Then, select. Taas. Tapos, yan na guys. Okay na siya. Yung thumbnail nyo. Ayan. Then save. Loading. Ayan guys, tapos na siya. Tapos punta tayo sa channel natin sa YouTube. I-check nyo kung okay na ba yung thumbnail nyo. Kung okay na ba.
Ayan guys. Okay na. Ayan. Ayan guys. Tuloy ang kwentiyunti ng USY LS number 4 pasok. Ito guys, yun yung ginawa natin na picture in thumbnail niya. So, hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo guys. At kung gustong magpa-shoutout, shoutout na lang sa baba, comment below sa video na to para ma-shout ako kayo. So guys, hanggang doon na lang at sana may natutunan kayo sa aking tutorial sa paggawa ng YouTube channel sa YouTube. So by the way, shoutout pala kay Jojo Albasan, yung gumawa ng aking logo sa YouTube, logo picture, yung kay Irene Gladys Channel na logo. Shoutout, big shoutout sa iyo, Jojo Albasan, at sa mga USY family ko, University of